Bumisita ako sa isang resort na nakipagsiksikan sa dami ng tao para makapag-dive dito sa Taytay Falls. Hindi ko nga sinayang ang ganda ng sikat ng araw, kaya tara, isasama ko kayo, magbabiyahe tayo at papakita ko sa inyo kung ano ang mga ganap sa pupuntahan natin. Dito sa amin ay damang-dama na summer na, katulad nga nitong nakita ko na talagang mini-enjoy ang view ng Bundok Banahaw. Nagpi-picture taking, kaya ikaw pag napapasyal ka dito at kita mo naman ang Bundok Banahaw, huwag ka nang mag-adubili dahil madalang lang lumabas kapag tag-ulan ay talagang bihirang-bihira mo yan makikita dito sa aming lugar. O ikaw, nakapasyal ka na ba dito sa Mahayhay, Laguna? Ang magagandang view ang makikita mo dito pag tag-araw, kaya panigurado pag ikaw ay pumosyal dito ay ma-enjoy mo ang bawat view at bawat biyahe pagpunta mo dito sa Taytay Falls. Pagdating mo sa lugar na to, kakanan ka at bawal mga liwa. Uy, hindi ganun. At para hindi ka maligaw, mag-waste ka na lang. Ikaw nga, nag-waste time ka sa jowa mo. Pagdating naman dito sa pulusong na daan na to, kailangan lang ng pag-iingat, katulad ng pag-iingat mo habang nag-cheat ka sa jowa mo. Uy, seryoso na. Ikaw nga, hindi sineseryoso ng jowa mo eh. At pagbaba mo dito at sa tingin mo, safe na safe ka na, ituloy-tuloy mo lang ang biyahe. Ikaw nga, tuloy-tuloy kahit nasasaktan ka na sa jowa mo eh. Ay, ba't ako umuhugot? Eto na nga, ang totoong dahilan kaya napunta tayo dito ay para makipag-meet ako dito sa may-ari ng isang resort dito sa Taytay. Para sa mga future vlog natin, at talagang kailangan ko nang makuhaan ng mga videos para sa mga susunod. Hindi man maganda ang panahon, ay meron na tayong i-edit at may ma-share na akong sa inyo na pwede nyong pasyalan ngayong summer. Oh, na-spoiled na kayo. Yan nga pala yung mga abangan natin sa mga susunod natin mga videos. At konting pasilip lang para naman kung gusto mo mag-connect sa nature ay tamang-tama sa mga susunod, aabangan natin ito. Ito nga pala ang kanilang pool at ito ang kanilang mga cottage. At syempre, magsay-say hi naman si Mama at si Sir na very approachable sa kanilang mga guests. Punta naman tayo ngayon sa Taytay Falls. Meron siyang appointment doon, so papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin doon mamaya. So let's go! Ito nga pala ang sakam ko at talagang nag-enjoy naman ako habang nag-shoot ako ng mga videos. Madali lang pasukin ang kanilang location, ikaw nga hindi nahirapang pumasok sa buhay ng jowa mo eh. Nang dahil nga sa kahuhugot ko ay nakarating na tayo dito sa kanilang barangay hall na kung saan dito ka mag-e-entrance pagdating mo dito, at dahil naman na-meet ko sila kuya at nakilala ko, uy, libre tayo. Sana all. Pagsapit nga dito ay kaliwat kanan na ang nagbibenta ng pagkain, pati parking, at ma-enjoy mo naman talaga mula dito hanggang makarating tayo dito sa kanilang parking na talaga naman mag-enjoy ka rin dahil madaming souvenir at ibang-ibang paninda pagdating sa mga gulay at merienda ay talagang mabubusog ka. Pagsapit nga dito sa kanilang parking ay kitang kita ang dami ng bisita at kaliwat kanan din ang mga bisita na paparating at umuwi galing sa falls. Kaya pagpupunta ka dito ngayong summer ay expected mo na ganyang karami ang bisita na may encounter mo sa pagpunta at pagpasyal mo dito sa Taytay Falls. Ito rin ang isang dahilan kung bakit nakasama ko si Tutoy Manny dito sa Taytay para magpesto nung kanyang mga bromeliads. Nagbabaka sakali na sa dami ng tao ay baka may bumili sa kanyang iba't ibang klase ng halaman. At ito naman si Tutoy Jang Chris ay kasama din namin na nauna na ang pagbiyahe para bantayan itong kanyang mga paninda na necklace at mga porcelas. Diyan ang mga pinsan kong business minded. Nakita ko nga din pala si Tutoy Ian para mag-swimming yung mga kasama niyang barkada galing sa Louisiana. Sasabay na rin sana ako. Bumili na rin ako ng gulay na pako dito kay ate at pinagawa ko na rin to para hindi ko natatrabahuin pag-uwi ko sa bahay. O kayo, pwede rin kayo mag-order habang magsuswimming sa Taytay Falls para pagbalik nyo, okay na. Alas 5 na ng hapon sa ganap na ito, kaya napag-isipan namin na pumunta na lang din sa falls para mag-swimming, kaya tinabi na nila ang kanilang paninda. At ito nga pala yung mga gulay na pwede nyo mabil dito bago kayo umuwi. At kung gusto mo naman magmerenda o kumain muna bago bumaba ay meron din dito. Ito nga ang simula ng trekking papunta sa falls, at paniguradong ma-enjoy mo ang paglakad dito dahil maganda ang view at malaming puno at huni ng ibon na maririnig dito. Oops, take note, huwag kakalimutang basahin ang mga karatula dahil mahigpit ay pinagbabawal dito ang pagdadala ng mga babasaging katulad ng mga inumin, at kailangan ito isalin sa mga disposable o plastic bottle para maiwasan ang pagkabubog kung sakaling ito ay nabasag, at para maiwasan na din ang kahit anong sakuna. Late na rin kami nang dumating dito at malapit na silang mag-close, at ganito pa rin karami ang tao at meron pa rin ilan sa mga dumarating, at nakita ko nga rin pala itong aking pamangkin na nanonood dito sa mga nagsuswimming. Hindi ko na nga rin sinayang ang mga oras na natitira dahil maya-maya lang ay magtatawag na para lumabas ang lahat ng bisita. Hindi gaya ng dati, pwedeng mag-overnight dito at kanya-kanyang tayo ng mga tent. Dahil nga pinagbawal na ang overnight dito, nagkaroon na lang ng oras na limit para mag-stay lahat ng turista. At kung medyo nabiting ka sa paliligo at pagsuswimming dito sa Taytay Falls at galing ka pa rin sa malayo, pwede ka namang mag-overnight doon sa may parking, at marami namang pwedeng mapagrentahan ng iba't ibang klase ng room. Mamimili ka na lang depende sa dami niyo. O
ikaw, na-experience mo na rin ba ang pumunta at mag-swimming dito sa Taytay Falls? Paki-comment naman dyan sa baba kung ano ang naging experience mo sa pagpasyal mo dito sa lugar namin. Enjoy na enjoy ko nga ang pagsahod at bawat pagpatak ng tubig ay talagang para namang minamasahe sa lakas ng patak ng tubig. Oops, mag-iingat sa pagsuswimming dito dahil kalimitan, mas malalalim ang tubig. Kaya kung hindi ka naman sanay sa pagsuswimming sa malalalim, ay pumili ka na lang ng Feston na medyo mababaw na talagang mag-enjoy ka rin naman sa linaw, linis at lamig ng tubig na dumadaloy dito. Unti-unti na ngang lumulubog ang araw at ang tao dito ay medyo umuunti na. Kami na lang yung halos natitira dito sa pwesto namin, pero na-enjoy pa rin namin ang lamig ng tubig. At kung ikaw naman ay medyo alanganin na maglangoy sa malalalim, huwag mag-alala dahil itong lubid ay magiging guide mo na rin para hindi ka mahirapan, at kung sakali medyo nag-alangan ka ay meron ka namang pwedeng hawakan. Ayun, natuloy ang biglaan. Ayos. Pagod na ba? Ay, ang dami pang naliligo. Mag-alas 6 na, nagsalita na yung mga bantay dito. Kailangan nang lumabas until 6 PM lang. Pero ang dami pa yun. I-clearing pa naman nila yun mamaya. Naririnig na yung mga kuliglig. Lulubog na ang araw. Ay, madilim na dito. Maglalabasan na yung mga sabay namin. So yun, thank you for watching. Ayan, pasyal kayo dito sa Laguna. Kung gusto nyo ma-experience ang majestic falls ng Taytay, mag-ingat lang kayo dito kasi madulas ang mga bato, malamig ang tubig. Pero pakinggan ng ano? Huh? Hindi, yung kuliglig. Let's go! Uwi na! O paano, hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat sa pagsama sa akin. O kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share mo na rin para makita ng mga tropa mo. Maraming salamat, huwag kalimutang mag-follow. Ingat, bye-bye, God bless.